my YouTube channel. For today's video, guys, pag-uusapan natin ang tungkol sa paano pataasin ang inyong self-confidence. Ayan, kaya ko pinapakita ang aking leki-leki kasi part yan ang ating pag-uusapan today. Mayroon akong 20 tips kung paano pataasin ang inyong self-confidence. So kung kayo ay interested, please keep on watching. Hey guys! Welcome back to my channel. For today's video, pag-uusapan natin ang nakalagay sa title na paano pataasin ang iyong self-confidence kahit ikaw ay pangit. Ang pangit ng dating. Kayo ay bago sa aking channel. My name is Rex Kelly. Nagpo-vlog ako about life in Canada, about being a foreigner's wife, and lately nagpo-vlog ako ng mga tips. Diretso na tayo sa ating 20 tips. Bakit 20 tips? Kasi guys, ang self-confidence, mahirap yan i-build. So, itong 20 tips na ito, ito yung nakatulong sa akin. So, I'm not an expert, but this helped me para tumaas yung aking self-confidence. Naghanap ako ng mga article, pero some of them are not realistic. So, I listed these things na nakatulong sa akin. Sana ay makatulong din ito sa inyo. Number one, identify your flaws or imperfection. Ito yung unang-una sa listahan ko, guys, kasi ito yung pinaka nagsastop sa atin para maging confident. Minsan nga sabi natin, oh, ang pangit ng kilikili ko, ang itim, or hindi tayo nagsusuot ng mga sleeveless, kasi nga, yung ibang tao may masasabi sa atin. So, mababa yung ating self-confidence. So, it's very important for us to know our imperfections or our flaws. Okay, aside from my leki-leki, guys, ayan, pangitin ang ipin ko. Aside from that, yung aking mukha, guys, meron akong peklat. And bata pa ako nung nagka-peklat ako. But that's okay, wala na akong pakialam kung ano man yung sabihin ng tao sa appearance ko. Ayan, kahit na sabihin pa nila na pandak ako, I'm only 4'8 and a half. And lagi ko yan sinasabi sa aking vlog. Number 2, accept or embrace your flaws or imperfections. Sa title pa lang itong video, guys, nakalagay na paano pataasin ang iyong self-confidence kung pangit ka. And siguro sasabihin ng iba sa akin na, oh, wala namang nilikha ang Diyos na pangit. Magpakatotoo na tayo, guys. Sa society natin, ay mayroong standard yung mga tao pagdating sa ganda. So kung may nakikita silang flaws sa'yo, kung may nakikita silang hindi maganda sa'yo, yun, tinatawag na nilang pangit. So ako, guys, tinatanggap ko na pangit ako. But that doesn't mean na negative ako, ha? Pangit ako doon sa standard na siniset ng ating society. Number 3. Know your strengths and weaknesses. Yan, hindi tayo magiging confident, guys, kung hindi natin kilala yung ating sarili. So, alamin mo kung ano nga ba yung mga strengths mo, kung ano yung mga weaknesses mo, yung mga kahinaan mo, at saka yung mga bagay na magaling ka. So, halimbawa ako, guys, mahina ako sa dancing. Nakita nyo naman kanina, hindi ako ganun kagaling sumayaw. Pero ang aking strength, guys, aside from my confidence, eh gusto ko matuto yung mga tao sa mga tinuturo ko. Number 4, know your bashers. Ayan, bakit ko sinama itong bashers, guys? Minsan naririnig ko sabi ng mga tao sa akin, huwag mo na kasi isipin yung mga sinasabi ng bashers. Sila yung nagpapawala natin mga self-confidence. Kaya minsan nahiya tayo kasi ano na naman yung sasabihin ng mga taong wala magawa sa buhay. Pero, sinong-sino nga ba yung mga bashers? So, dalawang klase yung natatanggap nating negative comments. Yung unang negative comment na natatanggap natin ay yung constructive criticism. Ito yung mga bagay na pwede nating baguhin sa ating mga sarili. And minsan, negative yung dating sa atin, but it can be improved. So, yung mga tao yun, guys, concern lang sila sa atin. Yung pangalawang natatanggap natin mga comments ay yung mga taong inaasar lang tayo, yung mga taong hindi naman makakatulong sa atin. Halimbawa, guys, yung mga natatanggap ko minsan, ay, ang mga foreigner or ang mga puti ang hilig sa pangit. Ayun, bashon, guys. Isa pa sa natanggap kong comment ay akala ko constructive criticism, pero sa bandang huli, ay, bashing pala. Ay, ang kuko mo nga, gupitin mo para kang aswang. At saka maglagay ka nga ng makeup. Ganon. So sabi ko, oh, constructive criticism to. Pero bandang huli ang nakalagay, ang tanda mong tingnan, mas matanda ka pang tingnan sa asawa mo. Sabi niya ganon. Inisip ko na lang, concern siya sa akin. Ayan. So kaya, guys, naglalagay na ako ng kaunting makeup. Ay, hindi naman pala makeup to. Kilay lang, kilay lang. At saka yung kuko ko, hindi na masyadong mahaba. And with that, let's move on to number 5, which is related to number 4.
learn how to deal with your bashers. Na hindi natin mababago kung ano iniisip ng tao sa atin, pero mababago natin kung paano natin i-deal yun. Lagi natin naririnig, ignore your bashers. Lalong-lalo na dito sa internet. Yung mga tao na nagsasalita na hindi maganda sa atin, mga dummy account lang yan sila. Okay? So, huwag kayo mapa-apekto dyan. Mga dummy account lang sila. Matatapang lang sila because we don't know them in person. Ayan. So, huwag niyong pansinin. Huwag niyong sirain yung inyong mga mood dahil sa mga tao na walang magawa. Mga taong nagtatago lang sa likod ng mga internet. Kadalasan guys, yung mga bashers, sila yung hindi masaya sa buhay nila. Kaya sila nang babash kasi gusto nila na maging miserable rin yung buhay mo tulad ng buhay nila. Because I believe, parang Miss Universe lang yun, no? I believe na kapag isang tao ay masaya sa buhay niya, hindi siya magsasalita ng masama laban sa kapwa niya. And sabi pa dun sa nabasa ko, yung mga tao nang babash sa'yo, sila yung mga taong nasa baba mo. Because somebody above you won't say negative things about you. Number 6, kill negative thoughts. Ito pa yung isa sa nagpapahirap sa atin kasi lagi tayo nag-iisip na hindi natin kaya. Halimbawa na lang, may friend ako guys na napakagaling niya sa makeup. Sabi ko sa kanya, magagaling pa siya sa mga famous YouTuber dyan. And sabi ko, mag-try na siya mag-YouTube. Sabi niya, hindi ko kaya. That is one thing guys na pwede nating alisin sa ating mga sarili. Yung, I can't do it. I won't do it. I don't know how to do it. And from that, let's move on to number 7, which is practice positivity. Yung mga bagay na hindi mo kayang gawin, sabihin mo sa sarili mo, I can do it. I will do it. Number 8, believe in yourself. So, ano siya guys, related siya doon sa number 7 natin na practice positivity. So, maniwala ka sa sarili mo na kaya mong gawin yung mga bagay na pinaniniwalaan mong positibo. Number 9, go out more or explore more. Ito yung guys yung isa sa mga nakikita ko dito na problem ng maraming Filipina. Kasi kapag nandito sila sa ibang bansa, hindi sila nakikipag-usap sa mga foreigner. May nabasa ako guys, isang group ng mga Filipina na married sa mga foreigner. So yung asawa, nagsabi siya na bakit daw yung mga Filipina ay nagsistick daw sa kanilang own culture. Given na yun na nakikipag-usap tayo sa ating mga kapwa Filipino-Filipina kasi namimiss natin yung Pilipinas. Pero yung iba guys, talagang ayaw nila makipag-usap sa foreigner kasi wala silang confidence. Halimbawa na lang natatakot sila na yung English nila mali-mali or dudugo yung ilong nila. So, hindi sila nag-explore. Number 10, stand tall. Ayan. Bakit ko sinasabing stand tall? Eh, 4'8 and a half nga lang ako. Tulad yan na nabanggit ko kanina. Ayun. Pag sinabing stand tall, guys, ano ka? Parang ganun. Ganun. Parang chin up. Ganun. Kasi kapag nakaganito ka lang, ano, parang iba yung perception na ibang tao sa'yo. Parang hindi ka masaya. Pero kapag ganyan ka, ay, confident. Diba? Para mga beauty queen. Confident sila, diba? Then guys, nakasampung tips na tayo. I-review muna natin. So, number 1, identify your flaws and imperfection. Number 2, accept or embrace your flaws and imperfections. Number 3, know your strengths and weaknesses. Number 4, know your bashers. Number 5, learn how to deal with your bashers. Number 6, kill negative thoughts. Number 7, practice positivity. Number 8, believe in yourself. Number 9, go out more, explore more. Number 10, stand tall. Kung sa tingin ninyo guys ay makakatuloy yung 10 tips na ito at nag-enjoy kayo sa aking share, please hit naman ninyo ang subscribe button at hit na rin ninyo ang notification bell. And please lang supportahan ninyo ang aking channel by watching my ads. Kung pwede lang naman. I'm confident that you're gonna do that for me. Ayan, so let's proceed to number 11. Focus on your strengths. Halimbawa na lang sa pagba-vlog. So, kanina sinabi ko na ang aking strength ay gusto kong matuto yung mga tao sa aking mga sinishare. That's why, if you notice, lately, yung aking mga sinishare ay mga informative video kasi doon pala yung aking strength. Kahit na konti lang yung nanonood na aking mga videos, it makes me happy if I'm helping other people. Diba nga sa mga gusto mag-business, ina-advise sila na doon sila mag-focus kung ano yung mga bagay na alam nila. Kasi confident sila na maibibenta nila yung products nila. Number 12, change your bad habit. Ayan, sinasabi ko guys na bad habit kasi meron tayong good habit at meron tayong bad habit. Example na lang guys, late. Ayan, eto yung Filipino time. Lagi tayong nalilate. It's either sa mga party or sa mga trabaho. Kung late ka, mahiya ka, diba? Halimbawa na lang, sa trabaho, gusto mo ng promotion, pero lagi ka na lang late.
o paano ka ngayon makakahingi ng promotion, you don't have the confidence to ask for promotion kasi nga lagi kang late. Alamin mo kung ano yung bad habit mo and i-change mo yon. Number 13, focus on solutions and not problem. Ayan, so minsan guys, may mga problema tayo. Ano, ako guys, guilty ako dito. Nagpo-focus ako dun sa problem instead of solutions. Pero kadalasan naman guys, ay natatawan ako at bumabalik naman ako dun sa paghahanap ng solution dun sa problema ko. Halimbawa na lang guys, dito sa aking YouTube. Konti lang kasi nanonood sa aking YouTube kahit na meron akong 30,000 subscribers, yung aking mga views ay nasa 1,000 lang. Sabi ko sa sarili ko, bakit ba ako video ng video, edit ako ng edit, inaabot ako ng hating gabi sa pag-i-edit or madaling araw pa, pero wala namang nanonood. Hanggang sa isip po guys na mag-focus ako sa solution. Na ito nga, magpo-post ako ng mga tips instead of gumawa ng mga lifestyle videos kasi yung mga lifestyle videos, minsan yung mga tao ayaw nilang panoorin. Number 14, volunteer. Ayan, bakit nasama ang volunteer dito? Ano bang nagagawa ng volunteerism sa atin? Ayun, di ba guys, kapag nag-volunteer tayo, hindi tayo binabayaran sa ating mga ginagawa, sa ating kawang-gawa. And if you've done something good, di ba, you feel good about yourself. So, nagiging confident ka. It's very important that you feel good about yourself. Kasi kapag maganda yung pakiramdam mo sa sarili mo, eh masaya ka. At kapag masaya ka, confident ka. Number 15, exercise or get active. Ako guys, medyo guilty din ako dito kasi nga sabi ko, ay hindi ko kailangan na exercise kasi payatot na ako. Pero guys, kapag nakaka-exercise ako guys, parang yung flow ng aking dugo gumaganda. So, nagkakaroon ako ng positive energy. So, minsan lumalabas lang ako guys, naglalakad-lakad. And pagdating ko dito sa bahay guys, maganda na yung pakiramdam ko, iba na yung aura ko. Maganda talaga mag-exercise, lalo na kapag naramdaman mo na dumadagdag na yung iyong timbang. Ayan, you feel good about yourself kapag naka-lose ka ng weight. Number 16 guys, empower yourself with knowledge. Kapag matalino ka, kapag marami kang alam guys, pwedeng-pwede kang pumunta kahit saan kasi kayang-kaya mo makipag-communicate sa mga tao. Kayang-kaya mo makipagsabayan. Nagkakaroon ka ng confidence na kaya mong dalhin yung sarili mo. Kasi nga, marami kang alam. So, very important guys na magbasa tayo, manood tayo ng mga informative videos para makatulong sa ating confidence. Number 17, do something you've been procrastinating. Ito din minsan yung pumipigil sa atin na magkaroon ng confidence kasi tinatamad tayong simulan yung bagay na matagal na nating gustong gawin. If you have something na matagal mo na gustong gawin na hindi mo pa ginagawa, do it now. You will feel good about yourself kapag may mga bagay na nagawa ka na kala mo hindi mo kayang gawin. Halimbawa na lang guys, yung aming dining chair dito, matagal na siyang marumi, matagal na siyang pangit, and bumili na ako ng materials a year ago. Alam nyo ba kung kailan ko lang ginawa? Nitong pandemic lang, 2 months ago. So, nung natapos ko yun guys, it feels good. Finally, nagawa ko na siya. So, kayo guys, kung meron kayong mga bagay na ipinagliliban dyan, eh, gawin na ninyo kasi it will feel good. Number 18, practice yourself in speaking publicly. Hindi naman kailangan na maging public speaker ka. Pero kadalasan guys, kasi kapag nasa crowd tayo, eh, nahihiya tayo. Halimbawa na lang, kapag nasa isang classroom ka, tapos tinawag ka ng teacher mo, ay ba yung iba dyan talaga nanginginig siya? Kasi ganyan ako before. Alam nyo ba guys, kapag recitation before, ayokong matawag ako kasi ayokong pagtawanan ako, ayokong magkamali ako, I was not confident. Paano natin i-practice yung ating sarili na magsalita in public? Iba guys, ang ginagawa nila, nagsasalita sila in front of the mirror, tapos tinitingnan nila yung sarili nila, tinitingnan nila yung itsura nila. Ako guys, pagdating sa pag-vlog, hindi ako ganito before pag nagsasalita ako. Arte-arte ko kasi, ano ako, parang naku-curious ako. But sa katagalan guys, nag-gain ko yung confidence ko. The more you practice it, the more you gain your confidence. So practice lang kayo ng practice magsalita in front of the camera or in front of the mirror. And itry lang ninyo na makipag-usap sa mga tao. Nabanggit ko ito kanina na go out more or explore more. Say when you go out more, you practice in speaking publicly. Number 19. Don't be afraid to make mistakes. Ayan. So, isa rin ito guys sa pumipigil sa atin. Halimbawa na lang sa pagsasalita ng English. Natatakot tayo magsalita ng English or wala tayong confidence na magsalita ng English kasi natatakot tayo na magkamali, natatakot tayo na pagtawanan. Pero tandaan ninyo guys, hindi lahat na magagaling sa English ngayon ay talagang magaling sila before. Bago sila natuto, eh nagkakamali muna sila. So again,
don't be afraid to make mistakes. And with that, nandito na tayo ngayon sa ating tip number 20, which is handle rejection or know how to handle rejection. So related ito sa number 19 na huwag kang matakot magkamali. So kapag ikaw nagkamali, ay pwedeng ma-reject ka rin. Huwag tayong matakot sa rejection kasi baka yung rejection na yan, it is pointing us out to a better direction. Halimbawa na lang sa pag-handle ng rejection ay yung mga lalaking na niligaw and hindi sila sinagot ng kanilang nililigawan. And sometimes, nanulumo sila kasi nga gustong-gusto nila yung babae. But always think na maybe pinupoint kayo dun sa better girl or pinupoint kayo dun sa mga bagay na maybe pwede nyo i-improve sa inyong sarili para magustuhan kayo ng babaeng nililigawan nyo. So ayan guys, dito nagtatapos ang ating 20 tips para tumaas ang inyong self-confidence. So i-review natin yung 11 to 20. Number 11, focus on your strengths. Number 12, change your bad habits. Number 13, focus on your solutions and not your problems. Number 14, volunteer. Number 15, exercise or get active. Number 16, empower yourself with knowledge. Number 17, do something you've been procrastinating. Number 18, practice yourself in speaking publicly. Number 19, don't be afraid to make mistakes. And number 20, handle rejection. At dito nagtatapos guys ang ating vlog for today. Please let me know kung alin sa mga tips na yan ang pwedeng makatulong sa inyo. Please comment down below. At i-comment na rin ninyo kung meron akong nakalimutang tips na alam ninyo na pwedeng makatulong sa ating mga kababayan. Maraming salamat guys sa inyong panonood. If you like the content of my channel, please hit that subscribe button. At pakisama na rin ninyo ang notification bell para updated kayo sa aking mga upload. Maraming salamat sa inyong panonood at magkita-kita tayo sa ating susunod na upload. Bye! Mwah!